Gaano na ba kalakas itong mga low-tier members ng Straw Hat Pirates? Bali sa recent chapters nga ang nagiging bida sa mga topic natin itong mga high-tier members ng Straw Hat Pirates. Gaya nila Luffy, Zoro at itong recently lang na si Sanji. Kaya naman sa video nga na to isi-shift natin ang spotlight. At ang pag-uusapan naman natin ngayon itong ibang miyembro ng Straw Hat Pirates. Ano na bang nangyayari sa kanila? Ano na bang update sa kanila? At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na tayo sa grupo nila Nami. Sa latest chapter nga ng manga nakita natin silang nilalabanan itong si Gorosei Saturn. Ang kapansin-pansin nga dito itong si Usopp. Surprisingly nga naging matapang itong si Usopp at umatake. So bakit ba nakakagulat itong move na to ni Usopp? Dahil kilala nga natin si Usopp bilang duwag at matatakutin. At panigurado na sa ganitong senaryo malamang na siya ang unang tatakbo sa mga kasamahan niya. Pero nakita nga natin kung paano niya hinarap itong si Saturn at inatake. Ang nakikita ko ngang rason sa biglaang shift ng ugali na to ni Usopp dahil sa mga giants. Specifically kila Brogy at Dory. Sa mga past chapters nga si Usopp ang unang nakapansin kila Brogy at Dory na lumapag na sa Egghead Island. At ang tawag nga niya sa mga ito Master. Itong koneksyon nga na to related sa history nila sa Little Garden Arc. At since ang pangarap nga ni Usopp ang maging Brave Warrior of the Sea, pwede ngang na-motivate siya kila Brogy at Dory na nasa Egghead Island ngayon para maging mas matapang pa. Tinatry nga niyang i-overcome ngayon yung weakness niya na pagiging duwag para ipakita sa mga giants na nag-improve na siya. Sa part naman ni Brook, nakita nga natin na hiniwa niya itong isa sa galamay ni Gorosei Saturn. At sobrang impressive nga nito para sa akin. Itong si Chopper naman na nakita nating nag-transform into guard point para depensahan itong mga kasamahan niya nakaka-impress din. At ngayon ngang kaharap niya na itong si Gorosei Saturn, dito na nga papasok yung effectivity niya bilang doktor. Dahil alam naman natin na ang isa sa mga kakayanan nitong si Saturn ang maglabas ng poison. At since may history na nga itong si Chopper sa mga poison, siguradong siya ang pipigil dito. Kung mangyari nga ito, one step closer na naman ito mula sa pangarap niya na gamutin ang lahat ng klaseng disease sa mundo. Not to mention na related din itong si Saturn sa Sapphire Scale Disease. Ngayon mapunta naman tayo kay Nami. Dahil nga sa revelation ni Vegapunk patungkol sa paglubog ng mundo, dito na nga papasok ngayon yung possibility na nangyari na rin ito noon. At itong nakikita nating mapa ngayon ng mundo, ibang-iba sa mapa 800 years ago. Kaya naman mapapatanong nga tayo ngayon kung yung mga nawawala bang isla sa kwento nitong One Piece nasa ilalim lang kaya ng karagatan? So ano-ano ba currently itong mga nawawalang isla na alam natin? Ito nga yung Ancient Kingdom, yung God Valley, at itong Emerald City. Itong tatlong isla nga na to ang pinakamatunog na biglaan na lang daw nawala sa hindi malamang dahilan. At dito na nga papasok itong tsunami. Alam naman nating lahat kung ano ang pangarap nitong tsunami. Ito nga yung i-drawing daw ang mapa ng mundo. On paper nga masasabi nating madali lang itong pangarap ni Nami. Since kailangan nga lang niyang puntahan at libutin ang buong mundo at magkaka-idea na siya sa kung ano ang iguguhit niya. Pero dahil nga sa revelation ni Vegapunk at yung idea na itong mapa na alam natin ngayon hindi ito yung original na mapa 800 years ago, mukhang lumalabo na nga ngayon itong pangarap ni Nami. So ano ba ang kailangang gawin ni Nami para matupad itong pangarap niya? Obviously makakamit ni Nami itong pangarap niya once na matalo na nila Luffy itong world government. Since kung hindi nga parte ng mundo itong red line at originally mababa lang talaga ang sea level sa mundo, dito na nga magpapakita ang tunay na mapa na alam ng mga tao 800 years ago. Sa madaling salita sa endgame pa talaga matutupad ni Nami itong pangarap niya once na matalo na itong si Im Sama. Sa part naman ni Nico Robin nakita nga natin sa last chapter na nare-recognize niya itong boses ni Gorosei Saturn. Kung babalikan nga natin yung Uhara incident specifically in chapter 395, may nagsasalita ngang
Gorosei sa speaker ng Denden Mushi at hindi nga ito pinangalanan ni Oda. Bali ngayon nga ay meron na tayong confirmation na ito nga si Gorosei Saturn. Kung iisipin nga natin ay nagme-make sense since ang pagpapakilala nga sa atin ni Saturn ay isa nga daw siyang scientist. Kaya naman kung may isang tao nga sa mga Gorosei na kilala o pamilyar sa mga ginagawa ng mga taga-Uhara at kay Professor Clover, eh malamang na si Saturn na to. In short, eh nabusesan ni Robin itong si Saturn dahil sa siya mismo ang nagsasalita sa speaker during Uhara incident. At dito na nga papasok itong koneksyon ng dalawang to. Dahil what if, ito na yung endgame matchup ni Robin para sa Final War. Ito na yung foreshadowing ni Oda na sila Saturn at Robin ang maglalaban sa huli. Kung i-analyze nga natin, eh maaaring pwede itong senaryo na to. Dahil nakita naman natin na yung kinalaban ni Robin during Wano Arc eh itong si Black Maria. At itong si Black Maria nga eh nagsishare ng similarities kay Gorosei Saturn. Ang malinaw ngang ebidensya dyan eh itong appearance nila. Similar nga sila na may pagka-spider ang transformation. At yung mga hybrid forms nga nila eh more on human yung appearance kesa sa Zoan forms nila. At alam naman natin ang nangyari kay Black Maria nung kinalaban niya si Robin. Natalo nga siya. Kaya naman it makes sense nga kung kakalabanin din ni Robin etong si Saturn. Kumbaga i-overcome ni Robin yung trauma niya. Haharapin niya yung kinakatakutan niyang pangyayari sa Uhara incident sa pamamagitan ng pagtalo kay Gorosei Saturn. So kung magkataon nga at sila Saturn at Robin nga ang magtatapat para sa Final War, eh malapit na ngang mabuo itong mga final matchups natin. Si Luffy nga ang kakalaban kay Im Sama. Si Zoro naman kay Gorosei Venus. Itong si Sanji naman ang kaharap ni Gorosei Mars. At itong si Nico Robin ang lalaban kay Gorosei Saturn. Ang dalawang matchup na nga lang na hindi pa natin nalalagyan ng kalaban eh itong sila Gorosei Mercury at Gorosei Jupiter. Kaya naman para sa inyo ba? Sino sa tingin nyo sa Straw Hat Pirates ang swak na matchup para kila Gorosei Jupiter at Gorosei Mercury? Kung may idea nga kayo eh comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Sa part naman nila Franky at Jinbei, eh gaya nga ng nabanggit ko sa past videos natin, eh itong si Franky nga eh low-key na gumagawa ng highlights ngayong Egghead Island Arc. May mangilan-ngilan nga siyang spotlight para sa arc na to. Itong si Jinbei naman eh more on mature yung paggalaw niya. At hinahayaan niya lang itong mga bata niyang kamyembro na gumawa ng aksyon na akma sa kung ano ang tama. At kung mali naman itong ginagawa nila, eh pinipigilan niya nga ang mga ito. Anyway, ayan na nga yung update sa ibang miyembro ng Straw Hat Pirates outside sa Monster Trio natin. Kung may ibang topic pa nga kayo na gusto nyong gawa natin ng video, eh sabihin nyo lang at gagawan natin yan. So yun lang, peace!